komme eher als doch. Papataas lang po ako. Di po ako nandito para makipag-away. Gusto ko lang po klaruhin kung ano po yung sinabi ni Jelay Andres sa live niya. Nandito ako sa CR. Please lang, sana tumaas pa po. Sana makita niya. This is reply ko to sa live mo kanina. Halos ngayon lang, kaka-end lang. Tensya na sa itsura ko, sobrang di pa ako natutulog. Pataasin pa po natin para ano. Pataasin pa natin yung viewers para isang salitaan din para kanina. Yes po, kabilaan po yung live kasi ang nangyari po, nag-post po kanina. Sorry ha, nag-name drop ako kasi gusto ko ng klaro kasi alam ko sa sarili ko yung sinasabi ko katotohanan. Nasa sa inyo po kung gusto nyong maniwala o hindi. Pero dahil gusto ko ng katotohanan, nag-name drop po ako. Ito pong live po ngayon is para sagutin po yung mga tanong at mga sinabi po ni Jelay Andres. Papataasan po ako ng viewers, hindi po para pa-famous na po, para lang isahan na lang ako ng salita. Kaya siguro okay naman na yan. So ngayon, nag-live po ako kanina at kinuwento ko po yung mga natandaan ko at gusto ko pong laruhin na lahat po ng sinabi ko doon ay katotohanan lang. Sobrang lahat yon katotohanan lang, wala pong halong pagdagdag, walang halong pagbawas, lahat po yun lang. So ganito po yung nangyari. Sinasabi ni Jelay kanina na, bakit ikaw yung biktima dito? Kasi kung papanoorin niyo po yung live ko, wala po akong sinabi na biktima po ako dito. Ang ginawa ko lang po, nilabas ko lang po yung totoong nangyari. Kung lumalabas po ngayon sa mga tao na biktima po ako sa nangyari, hindi ko na po hawak yun eh. Ang akin lang, gusto ko lang malabas yung katotohanan. Wala akong sinabi na biktima ako. Nag-post pa ako, hindi na para maniwala kayo sa akin o pa-victim ako dito. Sa inyo na yun. Alam naman ng lahat, Jelay, na naging biktima ka talaga dito eh. Alam naman ng lahat at kinlaroon naman yun. Kung papanoorin mo yung live ko, well, di kita inaway. Nagsalita ako sa mga kung anong sinabi sa akin ni John na pinaniwalaan ko at sa pagiging oo, utu, utu ko. Pero wala akong sinabi na biktima ako. Gusto ko lang klaruhin, wala akong sinabing biktima dito. Wala akong sinabing biktima ako dito. Pangalawa, ayan yung scandal. Utu-utu si Toni Fowler. Diba sinabi ko naman sa live ko, opo naging careless ako. Opo, kasalanan, may kasalanan ako. Inuulit ko pa ulit-ulit kong sinabi na may kasalanan ako. At sinabi ko rin yan sa'yo na, sinabi ko rin yan sa inyo na, pinipilit niya ako mag-sendan, nagsisendan kami na kung ano, nung panahon na hindi ko nga alam na may kayo. Gusto ko lang iklaro yun. Sorry kung tumataas yung boses ko kasi sobrang tagal kong tinago eh. So ngayon na nagsalita siya na ito yung alam niya, ito naman kasi yung alam ko, ito yung sa akin na yung sinasabi mo scandal, yung pinakita mo, nakatawan ko, kahit ayaw mo ipakita pero pinakita mo, okay lang. Kasalanan ko yan kasi nga, naging ano nga ako eh. Naging careless ako. Hindi ko inalam na may kayo talaga. Na may girlfriend siya. So, noong time na yun, oo, nag-send ako. Oo, ako yung umuungulang putang inang baboy ng 3 minutes. Ako yun. Inaamin ko yun. Sorry, may tumatawag po. So, yung scandal ko na yung inaamin ko. Ako po yun. Yung pinakita niya kanina na nababoy siya. Ako po yun. Si Toni Fowler po yun. Wala pong iba. Ngayon, yung pag-iinom na sinasabi mo, oo, naalala ko, at sinabi ko yun sa live ko. Sinabi ko sa live ko na sinubukan kong makipagkaibigan sa inyo, pinakilala ko, hindi ko siya nabuo, kaya nga, paulit-ulit ako na pinagtatagpi-tagpi ko kung ano yung mga natatandaan ko.
lumapit ako, ganyan, oo, kinausap mo ko, pero hindi ko masyadong matandaan, hindi ko na nga natandaan na, nag-vape ka pa sa vape ko eh. Wala na akong, basta alam ko, nakipag-try ako makipagkaibigan sa'yo, sa inyong lahat, nung panahon na, ay, andyan pala, may girlfriend ka, ah, okay, alam ko ng girlfriend ka, pero way back, ang sinasabi ko na, nag-send na kami ng video, ng mga Snapchat, etc., nung panahon na hindi ko nga alam na may ikaw. So kung sasabihin mo sa akin ngayon na, ang tanga mo naman para hindi mo malaman, Jelay, hindi ko nga alam. Inamin ko una pa lang, hindi ko nga alam eh. Hindi ko alam. Ngayon, nagpainom ka, hindi ko matandaan kung binigyan ka na ng shots, pero alam ko, nagre-request ka sa akin ng tequila. Tapos diba nagpapakuha pa nga si Jay Isidro? So ang ginawa ko, kuha ka ng isa pa, babayaran ko pa, diba? Kasi nagtatry ako makipag-friends, kasi nga mali ako na, ay, shit, may girlfriend pala siya, ay, ang bait pala, ganyan. Hindi nangyari na nakipagkaibigan ako sa'yo ngayong gabi, at kinabukasan, nung nahuli mo yung video, eh, sinend ko yun sa kanya nung araw na yun. Nag-send ako nung dati, nung wala pa nga akong alam, nung nag-Snapchat kami, yun po yung katotohanan, Jelay. Yun yung sinasabi ko kanina sa live ko, at yun ang katotohanan. Hindi ko nangihilingin, siguro, wala eh, sira ako sa'yo, alam ko. Hindi ka para maniwala sa akin, pero uulit-ulitin ko, nag-Snapchat ako noon, hindi ko alam na may ikaw yun. Yun yung nagsisenda ng ganito, ganyan sa Viber, na hindi ko alam na may ikaw. As hindi ko na siya pinansin, tapos dumating kayo, nag-try ako makipagkaibigan, kahit parang mukha, wala akong mukhang iharap, kasi nga naging careless ako. Sobrang naging careless ako na hindi ko inalam na may girlfriend si John. So, hindi po nangyari, Jelay, hindi nangyari na kinaibigan kita nung gabi, tapos nag-send ako ng kinaumagahan. Walang ganong nangyari. Kaya ako nasasalita ngayon, kasi ngayon talaga ako nagsasalita na pagkakataon ko to. Wala naman ako ibang pagkakataon eh. Eto pa, sinulat ko yan eh, habang nag-live ka, sinusulat ko ano bang po pwede kong isabihin sa'yo o sabihin sa mga tao. Ngayon, yung sinasabi niyong bayad sa Facebook at saka sa endorsement, sinasabi mo yan, side mo yan, kaya ako sinabi yung kanina na bayad kayo, ganyan, kasi si John nagsabi sa akin nun. Kaya please lang John magsalita ka, di ba ikaw nagsabi niyan? Di ba may gig niya ako sa Pampanga, sabi mo umiiyak dun si Jelay. Kasi hindi nagpunta, hindi ka nagpunta, mas pinili mong pumunta sa gig, which is pinost ko yung picture na yun, magkakasama tayo, kasama yung grupo ko, yun yung nag-MC ka sa amin. So, yun siya, wala akong sinabi ni Jelay to na nagbayad sila sa Facebook, and si John Gutierrez po ang nagsabi sa akin na ganun, okay? Si John Gutierrez po. Ngayon, yung kumakain ako sa labas, may nabanggit ka kanina na kumakain ako sa labas. Nung kumakain ako sa labas, kasama ko yung mga kaibigan ko ng birthday ni John, na ang alam ko, wala na talagang kayo. Diba nakita mo rin? Nakita mo na humahawak ako sa kanya? Alam ko kasing walang kayo. Kaya ako humahawak sa kanya kasi yun yung kinukwento ko na gusto niyang sapakin si Jack Lord. Dahil lang sa bagay na tumabi ako kay Jack Lord. Nag-friendly hug sa akin si Jack Lord. Yun na sinusuyo ko siya na huwag ka naman magselos. Yun hindi dahil habol na habol ako sa kanya. My God. Pero oo, inaamin ko nung panahonin, may pagmamahal ako nun sa asawa mo. Na ang alam ko nga, break kayo. Ngayon kung ididiin mo na ang tanga mo naman, hindi mo alam, at utu-utu ka, inaamin ko, naging utu-utu ako. Yung life ko, inaamin ko dun, sobrang na utong-utong-utu ako nung time na yun, sobrang tanga ko, para maniwala sa lahat ng sinabi ng asawa mo. Ngayon, yung sinasabi mong, ito, yung AJ hashtag, di ba binanggit mo yan? Tingnan mo lahat ng post ko. Wala akong hinashtag na ganyan na nickname ng asawa mo. Wala. Wala akong hinashtag na ganyan. Angel's Burger, oo. Diba? Pinost ko pa nga yun. Pinahashtag din ng asawa mo nung panahon na yun. Wala akong hinashtag na ganyan. Gusto ko lang laruhin. Gusto kong tingnan ng post. Wala talaga. Wala. Ngayon, ganito. Noong time na binidyohan mo ko na ang alam ko, break na kayo at magkasama kami paglabas ng OB na hindi ko alam na nandun ka. Oo, sige, nakita mo kami nun. Hindi mo kami sinundan nun sa Makati. Sinundan mo kami sa Philinvest. Kokorek ko lang. Isa pa, yung sinasabi mo na nagpunta ako sa condo nyo, hindi ako nakapasok sa loob. Hindi ako pumasok sa loob. Nandun kami sa labas, nag-aantay kami. Siya nagdala lang gamit niya. Kasi nga, Jelay, ang alam ko nga, walang kayo. Yun ang alam ko, walang kayo. Paulit-ulit kong sasabihin. Ngayon, kung ipipilit mo na alam mong kabit ako at yun ang tingin mo dahil na-trauma ka, wala na akong magagawa.
Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na sabihin sa'yo, Jelay, ang alam ko nga walang kayo. Yun ang alam ko kasi may gamit siyang nilabas. Hindi ko alam saan ang galing yung basta naglabas siya ng maleta. Kasama ko nun si Harvey at si Papi din noong time na yun. Kaya naniniwala kami sa kanya na okay, siguro nga talagang oo nga, wala bang kayo. Ulitin ko, hindi ako nagsasabi na biktima ako dito. Ang gusto ko lang magsabi ng katotohanan na ito yung nangyari. Ito yung nangyari. Ito yung totoong nangyari. Isa pa, yung kay RBC sa pambaba sa'yo, sa totoo lang, hindi ko pa nakakausap yung manager ko tungkol dun. Pero, ang dami na sasalita na, sige Jelay, sasabihin mo sa'kin, Jelay Andres, na never akong nag-ano sa'yo. Never kitang pinos sa Facebook, never kitang pinaringgan, never kitang ganyan. Kakapost mo nga lang, di ba? Na pokpok na Aubrey. Sino pa ba yun? Tapos, nanggaling din sa bibig mo ngayon na yung pinagpalit sa'yo ng asawa mo is yun yung pinopost mo. Tinatawag niyo ako sa kung ano-anong pangalan eh, di ba? Nagpo-post ka pa nun, I can make smile with my clothes on, ganyan. Lahat, alam mo yan eh. Alam mo yan, nagpatama ka din, nagpapatama na lang din ako kasi hindi na ako, kasi nung panahon na yun, aaminin ko sa'yo. Nung panahon na yun, hindi ako makapagsalita kasi sobrang takot ako na wala namang maniniwala sa akin. At sinabi ko yun sa live ko kanina, na wala namang maniniwala sa akin. Kaya hindi ako nasalta, nagpaparinig lang din ako. Kung feeling natin may nauna sa atin, may nauna sa'yo, ganun eh. Kasi ano eh, napibigon din ako minsan eh, di ba? Magaganyan katulad niyan. Kaya ako na-trigger ngayon kasi nag-post ka ng obri ako, pokpok ako. So siguro may nagsalita sa RBC page na wala akong alam sa post niya yung RBC sa totoo lang na ganyan ka, ganito ka, ganyan. Baka kasi siguro dahil ginamitan mo din ako ng pangalang Aubrey, di ba? Nang wala ka din namang alam sa akin. Ngayon, yung February 2019, gusto ko pong laruhin. Tulad nga ng sabi mo kanina, hindi mo kasi pinanood ng buo yung live ko. Doon ako nag-explain. Sana pinanood mo dahil doon ko talaga in-explain na talagang walang nangyari, wala akong ginawang masama. Hindi ako para makipag-agawan sa asawa mo. Hindi ko yun ginawa. Yun sa part na yun, hindi talaga. Sana naman kasi John, putang ina, magsalita ka na. Nakakagigil eh. Mark Maglasang, magsalita ka na kasi. Putang ina mo naman, pare. Yung sinasabi mo na magkakuntsaba kami ni Mark, walang ganun, Jelay. Maniwala ka sa akin, nananahimik ako dito. Umutang lang ako kay Mark, sabi ko, Tol, may pera ka ba dyan? Ganyan, mapapautang mo ba ako? Pinautang niya ako. Yun lang ganun, tapos nagulat ako, nandyan yung asawa mo. John Gutierrez, putang ina, magsalita ka na kasi nagigigil ako eh. Kasi alam ko ay sa sarili ko yung totoo. Sanang maramdaman nyo. Isa pa, yung inaantay ko, yung relasyon nyo na maghiwalay. Uulitin ko, nakita mo naman sa post, di ba? Si John na nagsasabi na antayin ko siya. Eh ako si Gaga nga eh, utu-utu nga ako. Ilang beses kong pinaulit-ulit, utu-utu nga ako, naniwala nga ako. Diba? Inamin ko, Jelay, na may kasalanan ako. Paulit-ulit ako sa live ko, sana panoorin mo. Panoorin mo na inamin ko na may mali ako at utu-utu ako at tanga-tanga ako. Nung time na yun, 2016. Isa pa, hindi ako nangipag-agawan kay John. Yung sinisend, yung minessage niya sa akin na mahal niya ako, ganyan, siya yung mismo nagsabi nun. Ngayon, kung bobo ako, na naniwala ako, dahil yun yung sinabi niyang statement sa akin, wala eh, ang tanga ko eh. Ang tanga ko nga, ako nga yung mali. Kasi dapat alam ko yun, di ba? Kasi hindi eh, pinaniwala niya ako, ang galing mo nga dun eh. Yung sinasabi mo na, bakit niyo ako binabash? Ba't kita binabash? Dapat di ba si John, panoorin mo naman yung life ko, wala naman akong sinabi tungkol sa'yo. Ang sinabi ko, puro tungkol sa katotohanan lang kay John. Yun lang sinabi ko, wala akong sinabing tungkol sa'yo. Wala. Kasi alam ko, nasaktan ka eh. Diba? Nasaktan ka. Isa pa. Diba, tulad yan, ulitin ko, nakalagay kasi dito eh. Tinakedown ko. Tinawag mo akong ahas. Ikaw nagsimula ng post, di ba? Ng parinigan na yung magpapalakas ako, nag-gym ka pa. Kalat din sa Google na mga ano ka ng ahas.
So ako naman, 'di ba, dahil na bobo ko noon, 'di ba? Di life ko kanina, eh. baka nga talagang kayo pa. Naniwala ako eh. Naniwala ako na walang kayo. Paulit-ulit ako nung time na 'yon, oo, putang ina, ako 'yon. Ako yung pinakita mo kayo na ako yung baboy. Pero nung time na yun, tang ina, hindi ko alam na may ikaw. Hindi ko alam. Isa pa. Puro katotohanan lang to, katotohanan lang. Yun, tulad na nga na sinabi ko dito, hindi mo pinanood ng live, yung video, hindi mo pinanood ng buo yung live ko. Sana napanood mo, hindi kita tinitira. Ang tinitira ko yung pagsisinungaling sa akin ng asawa mo noon. Noon, at tinitira ko yung hindi siya nagsasalita ngayon sa katotohanan. Mark Maglasang, Tol, tumawag ako sa'yo kagabi. Umiiyak ako, di ba? Anong sabi ko sa'yo? Tol, putang ina naman, walang bayad yan si John. Magsalita ka naman para sa akin, kaibigan ba kita? Uulitin ko, sabi ko sa live ko kanina, anong sagot ni Mark? Tol, pag hindi ko ba ginawa yan, kaibigan mo pa rin ako. Tahimik na lang ako. Wala naman kasi nagsasalita eh. Walang nag-name drop. Ako na nagkaroon ng bayad para sa sarili ko. Isa pa. Yung last task ko, oo, alam ko na-depress ka. Nakita ko yun. Nakita ko. Pero ako, ayoko magpagpagtaasan kung sinong mas depressed o what. Pero jealous, sinaktan ko yung sarili ko. Hindi ako nagdadrama, hindi ako. Kanina yung naiyak ako, kasi ang sakit, kailangan akong balikan din. Kung baga ikaw, trauma mo yun, ako din binalikan ko eh. Kailangan ko ikwento. Kaya naiyak ko, kasi talaga sinaktan ko yung sarili ko. Walang kapekean yun, walang pagpapaka-fame whore. Wala, sinabi ko. Ngayon, isipin mo, di ba iminom kami noon ng NC? Tapos yung nangyari, di ba pinatatukan niya? Yung sinasabi mo na kaya ako naglaslas dahil pinatatukan niya? Hindi totoo yun. Kasi putang ina, ito aaminin ko na yung totoo. Putang ina! Puro yakal sa putang inang live na to. Aaminin ko yung totoo. Tulad ng sabi ko kanina, kaya ako... parang kaya ako naramdaman na putang ina, gusto ko nang mamatay dahil putang ina, tinatago ko pero ilalabas ko na lahat, puta, puro katotohanan lang. Kaya ako naglastas nun, kasi dinamay yung anak ko, dinamay ng mga fans mo yung anak ko. Oh, may anak ako, dun ako nasaktan, sana ma-rip yung anak ko, sana magambang yung anak ko. Bilang ina, masakit eh. Oo, sige. Husgahan niyo ako bilang ina. Hindi ka matinong ina. Putang ina ka. Pasensya na. Wala itong trabaho ko. Ganito, hindi ko na kailangan na-explain bakit ito yung trabaho ko. Hindi ako okay na ina. Oo, sige, may pag-uulang ako. Baka nga. Kasi hindi ako magandang halimbawa. Pero putang ina, hindi ako nagkukulang sa pag-provide sa anak ko. Ginagawa ko ito lahat para sa anak ko. Kasi mahal ko yung anak ko. Hindi ako naglastas dahil putang ina, pinatato ka. Hindi totoo yan. Naglastas ako nun kasi gusto ko nang mamatay. Kasi sinasabi lahat ng tao, wala kang kwentang ina. Nilalabas ko na. Diba? Nilalabas ko na lahat. Kaya ako naisip at na-depress ako nun. Dahil sa anak ko, alam ni John yan. Sabi ko, John, magsalita ka naman. Kahit di na para sa akin, tol, may anak ako, tol. Iniyak ko rin yan kay Mark. Kagabi. Sabi niya, sabi ko, tal, may anak ako naman. Parang awa mo na magsalita ka naman. Pero wala. Wala eh. Diba, XB sila eh. Tropa sila. Sige lang, tol. Sige lang. Sorry talaga. Hindi din ako. Alam ko si Jelay din. Hindi niya ginagawa magpaawa. O humingi ng simpatsa. Hindi rin ako humingi ng simpatsa sa inyo. Sadyang nagagala lang din talaga ako. Pasensya na. Isa pa. Yung sinasabi mo na nag-uusap kami na magkikita kami, Jelay, walang ganun. Nagtanong ako sa mga tiga Las Piñas kung pwede ko bang kunin yung CCTV. Hindi daw pwede kasi wala namang crime or etcetera ng shit. Kaya kung sino mang nanonood dito na tiga sa Las Piñas, tulungan niyo ako, sana makuha ko yung CCTV para siguro pag napakita ko sa'yo, baka mawala yung trauma mo kahit papano. Baka tulong man lang na hindi, wala akong ginawa. Na wala din ginawa sa akin yung asawa mo. Nagpunta siya. Wala akong ginawa. Isa pa.
Sorry. Isa pa. Ulitin ko, nagpakilalang single nun si John na wala nang kayo. Ulitin ko lang, paulit-ulit lang na nagpakilala siya nun. Oo, sige Jelen, naging utu-utu ako. Oo, sige Jelen, naging tanga-tanga ako. John, alam mo lahat ng kasinungalingan mo. Lahat ng sinabi mo. Alam mo lahat yan. Sana magsalita ka naman. Isa pa. To. Kinausap ko na si Jay Isidro. Sa Obli. Sabi ko, grabe nangyari kay Jelay. Sumiyak ako. Sa Obli, sabi ko, pwede bang, ako ano kaya mag-sorry ako kay Jelay, makipagkita ako. Ang sabi niya sa akin, sabi niya, oh, ba't kayo magsisorry doon? Huwag na, baka mamaya mas-screenshot ka lang, baka gamitin pa nila yan, tapos ipost nila, edi sasabihin nila na ikaw talaga yung gumawa nun. Alam, Jay Isidro, alam mo yan. Alam mo yan. Anthony, alam mo yan, Jamie. Sorry, Anthony, Jamie, Jay Isidro, alam mo yan. Sinabi ko sa inyo, ano kaya kung kausapin ko si Jelay? Yung sinasabi mo kanina, sana kinausap kita, tinanong ko yan sila, pero sabi nila, Toni, wag, masyadong mainit galit si Jelay. Iba magalit at masaktan ng taong, alam mo yun, na-depress eh. Sabi ko, sige, wag na lang. Eto na. Chinat ka ni Rob Moya, which is yun yung kiniklear mo kanina. Wait lang, bago yun, speaking of Rob Moya. Diyos ko naman. Hindi mo ako para pagbintangan. Hindi mo ako para pagbintangan na ng agaw na naman ako. Walang halong katotohanan yan, Jelay. Nakita ko lahat ng messages nila na hiwalay na sila. Nakita ko rin yung huling message ng babae na sabi niya, alam ko, may girlfriend ka na, masaya ka na, ganyan. Gusto ko lang sana makipagkaibigan. Lahat yun nakita ko. Hindi ako makikipagrelasyon ulit sa yung best friend mo, yung dati niyang fiancé ni Rob Moya. Hindi, wala lang sila. Minature ko yun kasi tinignan ko sa phone eh. Pero, siguro kung meron na naman, baka mali na naman ako, di ba? Baka utu-utu na naman ako. Kasi simula naging magkasama kami, hindi na na kami naghiwalay. Opo, inaamin ko rin. Inaamin ko po na may boyfriend po ako ngayon, si Rob Moya po yun. Sinasabi mo na inagaw ko na naman, walang pawang katotohanan yan. Hindi ko inagaw si Rob Moya, hindi. Wala akong inagaw na ganun. Alam mo yan, Jelay, di ba? Alam mo, wala akong inagaw. Hindi ko inagaw si Rob. Siya lumapit sa akin, naging okay kami, pinahanap niya yung number ko. Siguro, inamin niya rin yan sa akin na mayroon siya dating sinabi sa akin kasi hindi niya pa ako kilala. Nung nalaman niya yung totoong storya, kinilala lang niya ako, naging okay kami, goods kami, mag-one year na kami at tahimik kami at masaya kami. Oo, nasasalita ako ngayon ng katotohanan. Bakit? Para sa kakatayimik din ng partner ko. Kasi gusto kong patunayan sa kanya na wala akong ginawa. Hindi ako yung may boyfriend tapos nakipagkita ako kay John dahil makati ako. Hindi ganun. Gusto ko lang iklaro sa'yo na yung dati, oo nga, naging utu-utu ako. Minahal ko nga dati yung asawa mo. Pero ngayon, mahal ko si Rob. Maayos kami. Maayos na maayos kami. Ngayon, dumating dito si John, nagkagulo kami. Tapos yung mini-message mo pa kay Rob na talagang may nangyari, pinaninindigan mo. Sige lang, hindi ko alam saan mo nakuha yung ebidensya mo na yan, pero kaya kong patunayan. Please lang, Las Piñas, pagbigyan niyo ako ng unang CCTV. Sobra. Please lang, John Gutierrez. Please lang, Mark Maglasang, XB, mga XB. Salita na mo kayo ng katotohanan. Isa pa, speaking of Rob Moya, ulitin ko, wala akong inagaw, masaya kami, maayos kami. So sana naklaro ko lahat. Isa pa, yung nag-message si Rob Moya, hindi ko alam kung last week yun, sa kotse, bumaba siya sa kotse, dala niya yung phone niya. Tapos diba sabi mo gusto mo makipag-usap. Alam ba sino tumatawag na sa'yo? Diba ang dami miss call sa phone mo? Tapos hindi mo sinasagot. Tapos may nag-message bigla, kalmado. Sabi niya, usap tayo para malaman na lahat, magkaalaman na, diba? Jelay, ako yun. Sobrang nangangati ako na kausapin kita. Kasi nga may nilalabas na naman si mga gago na kabulsitan. Kaya sabi ko, baka naman, tanungin mo si Rob. Sabi ko sa kanya, baka naman panahon na para kausapin ko si Jelay. Kasi yung time na yun, bobo ko, naging utu-utu ako, nasaktan ko yung tao. Umiyak ako kay Arbrisi. Sabi ko sa kanya, kung tatanggalin mo ako sa Arbrisi, dahil magsasalita ako, gagawa ako ng gulo eh. Sabi ko, okay lang. Sabi niya, ano bang gusto mo? Gusto kong umamin sa pagkakamali ko, which is ginawa ko. Sinabi ko rin, alam mo yan, Anthony Lodones, galing ako sa iyo kagabi.
biyak ako. Sabi ko, gusto kong mag-sorry kay Jelay. Gusto kong mag-sorry kay Jelay. Gusto kong mag-sorry sa'yo kasi wala akong alam eh. Kung ang naniwala ako na propaganda yung sa Facebook, naging ito, sorry. Sorry kung nasaktan kita dun. Galing to sa puso ko. Galing to sa puso ko. Walang halong pagpapanggap, Jelay. Gusto kong humingi ng sorry sa'yo. At Roma ka, nasasaktan ka, nagtitake ka ng gamot. Sorry. Sobrang sorry sa katangahan ko. Gusto ko lang laluin lahat. Kinlaro ko na lahat ng gusto kong sabihin ngayon. Mula sa live mo kanina. Pasensya na. Pasensya na sa manager. Kung kinailangan ko nang sabihin lahat. Kung kailangan ko nang ilabas lahat ng katotohanan. Pagod na po akong makipaglaro sa kung anong away nito. Gusto ko lang sabihin sa'yo, Jelay. Hindi mo ako kaaway dito. Kung nasaktan kita, sorry. Kung nasaktan kita, sorry, hindi naman pagkababa ng pride ko, di ba? Kung hihingi ako ng sorry sa'yo. Kung papangit ako sa mga tao na nadapa ako, nagkamali ako. So, humingi ng sorry sa'yo. Sorry. So, humingi ng sorry sa'yo. Pero ang akin lang, yung nangyari sa'yo dati sa pagkakamali ko, tatatong taon na. Hanggang ilang ko pa siya pagbabayaran na mag-post ka na obre ako, pokpok ako, na ganito ako, na ganyan ako dahil sa pagkakamali ko dati na hindi ko nga alam na may kayo. Hindi ko alam. Ngayon, ito yun. Oo, sige, nagpapaninig ka. Sinimula mo sa post mong ahas ako. Nagsunod-sunod tayo, nagpaparinigan tayo. Alam mo yan, alam ng puso mo yan. Gusto kong mag-sorry sa'yo. Alam nila Jenny Sibian, alam nila Anthony, alam ng mga tao kasama ko yan. Ano kaya pag sorry na lang ako kay Jelay, paulit-ulit. Kahit kagabi, kaya ngayon, eto na, live. Jelay, sorry, na hindi ko yun alam. Na hindi ko inalam dahil nang bobo ako, utu-utu ako. Sorry kung nasaktan ka, pero... Tulad yan yung sabi ko kanina, sana naman hanggang kailan ko pagbabayaran yung isang pagkakamali ko noon na hindi ako nag-ingat, hanggang kailan ko pagbabayaran yun. Sana naman mapatawad mo ako, siguro hindi ngayon. Sana dumating yung panahon, maging maayos. Alam ko naman na pa-imposibleng maging kaibigan mo ako. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na sorry, pasensya ka na sa akin, bobo ako. Dahil naniwala ako nun sa asawa mo, pero papanoorin mo yung life ko kanina. Hindi ikaw yung pinapatamaan ko. Pinapatamaan ko yung putak inang sinungaling mong asawa. Gusto ko lang klaruhin yun. Ay na, ito yung pinaka-umano sa akin eh. Yung nalabas ko talaga. Lahat na, wala na ako itatago. Maraming salamat po sa mga sumuporta na alam mo yun, naniwala sa kwento ko kasi alam nila yung totoo. Jelay, hindi ako nagsisinungaling. Kung alam ko wala kang tiwala sa akin, pero sana dumating yung palahon na mapatawad mo ako. Sana. Yun lang, naklaro ko na wala na akong dapat sabihin. Maraming salamat po sa mga taong naniwala sa akin. Sana naman yung mga tao magsalita na. Maraming salamat po. Wala din po akong plano mag-delete ng live. Maraming salamat po. Yun lang. Jelay, I'm very, very sorry. Sana one day, papatawad mo ako sa pagka utu-utu at tanga ko dati.